Especially po sa mga padolovers natin out there at sa mga nag-subscribe din po sa Creative Den YouTube channel. Thank you very much po sa inyong lahat. Ako po uli si Angeline Quinto at nandito po uli ako ngayon para tulungan ng isang taong sumulat sa atin na humihingi po ng advice. Siya po ay si Shane. Ito po ang kwento niya. Dear Ate Angge, ako po ay si Shane Marie Fernandez, 17 years old from Tarlac. Sumulat ako sa kagustuhan po na ma-advisean nyo at malaman kung normal pa po ba ang nararamdaman ko. Ako po ay may kumpletong pamilya. Bukod sa nanay at tatay, lima po kaming magkakapatid. Yung unang dalawa po ay mga kuya ko, sunod si ate, then ako, bago ang aming bunsong lalaki. Hindi ko alam kung problema itong maituturing hanggang sa makaramdam po ako ng sama ng loob at mawala ng kumpiyansa sa sarili. Madalas po kasi kaming naikukumpara ni ate sa lahat ng accomplishments sa eskwela at sa bahay. Naiintindihan ko pong mas maganda at matalino po siguro siya kaysa sa akin. Minsan na nga po siyang sumali sa pageant at nanalo po siya na may suporta ng buong pamilya namin. Honor student po ang ate ko, samantalang ako, kikay at easy lang ako sa studies ko. Pero never ko naman pong pinabayaan ang pag-aaral ko. Minsan na din po akong sumali sa pageant sa school namin, pero ang sabi ng nanay, baka daw hindi ko po masagot ang Q&A. Bukod sa gastos lang daw po ito, hindi ko na po sana itutuloy. Pero sinuportahan po ako ng mga kaibigan ko. Kaya tinuloy ko na rin. Pero ang ending, second runner-up lang po ako. Dun pa lang alam ko na, mas higit talaga si ate sa akin. Bukod sa paulit-ulit kong naririnig sa mga kapitbahay at mga kaibigan ko. Hindi po kami mayaman, Ate Angge, kaya dumating din po sa point na nagtrabaho si nanay sa Maynila. At simula po noon, naging responsable ako sa paggawa sa loob ng aming bahay at mag-alaga sa aming bunsong kapatid. Hindi naman po ako sa nagbibilang, Ate Angge, pero mula sa luto, hugas ng pinggan, linis ng bahay, ako po ang gumagawa habang si ate, laba at aral lang. Hindi po ba dapat patas din ang hatian ng trabaho sa bahay? Nararamdaman ko kasi na parang okay lang sa pamilya namin na hindi siya masyadong kikilos, basta makapag-aral lang siya. Pagpayuhan mo po ako, Ate Angge. Ayaw ko pong magalit sa ate ko, pero hindi ko naman po minsan naiintindihan ang sitwasyon. Hindi ko rin po alam kung bakit ginagawa ko ang lahat ng tinatrabaho sa bahay. Para din kaya makakuha ako ng pagmamahal mula sa aking pamilya at magulang? Ate Angge, normal lang po ba yun? Nagmamahal, padolover, Shane. Hello mga padolovers! Ngayon kasama po natin si Shane. Nandiyan na po ba si Shane sa linya? Hello? Hello po, Ate Angge. Hello Shane! Kamusta ka? Ayos lang po. Unang-una sa lahat, maraming salamat Shane sa pagpapadala mo ng istorya mo sa amin. At sorry ha, medyo nakaganto ko kasi long distance tayo eh. Taga saan ka ba? Sa Tarlac po. Tarlac? Oh, eh medyo malayo. So kaya naghanda talaga ako ng earphone para sa'yo. alam mo, medyo nakarelate ako honestly sa istoryang nabasa ko na pinadala mo. Meron lang akong question sa'yo, Shane. Kamusta kayo ng ate mo? Ngayon po, Ate Angge, okay naman na po kami. Medyo nag-uusap na po kami. Kapag ba nakakagawa ka ng tama, dumating ba sa point na si ate mo naman yung pumuri sa'yo? Yung may sitwasyon na nangyari sa buhay mo na may nagawa kang tama? Opo. Nung gumraduate po ako nung grade 10 po ako, Ate. Mm-mm. Anong nangyari nun? Hindi po kasi kami nun gaano nag-uusap, pero Ate, kaya hindi ko po masyado siyang nakausap kasi hindi po kami ganun ka-close ni ate. Pero ano yung madalas yung pinag-aawayan? Yung mga maliliit na bagay lang po, Ate Angge. Kung halimbawa na meron ka, dapat siya rin meron? Parang ganyan? Ako po yung ganun eh. Hindi naman po ganun maano, Ate Angge. Pero minsan po, hindi mo naman po maiwasan yung magsasalos ka sa kapatid mo, di ba po? Hindi ka nahihirapan kasi, di ba, magkasama kayo sa bahay ni ate mo araw-araw, tapos ganun yung sitwasyon yung dalawa. Minsan nahihirapan din natin ang gaya. Pero gano'n kayo ka-close ni ate mo? Hindi po masyadong ka-close. Hanggang ngayon? Opo. Ah, hanggang ngayon hindi pa kayo ganun ka-close? Nag-uusap naman na po kami ngayon, ate ang gaya, kasi po nire-reach out naman niya po ako. Question ko lang, Shane, bakit ganun kalayo yung loob mo sa kanya? Dahil siya ba yung laging umiiwas? Kapag halimbawang gusto mong mag-open ng problema mo sa kanya, di ba dapat ganun na magkapatid?
Hindi po kami masyadong malaming time para mag-usap po ni ate. Dahil? Dahil busy din po siya sa school niya. Tapos sa mga friends niya po, madaming time po. Eh, paano naman ikaw kung halimbawa na, kung ikaw naman yung may problema sa school mo, hindi mo siya pwedeng lapitan? Natatakbuhan ko naman po siya minsan, ate. Pero at least open naman ang ate mo na makinig. Wala naman po siyang problema, ate. Ako lang po yung may problema kasi napaka immature ko po. Yung konting bagay lang po, nagiging sensitive ako. Ganun po, ate. Siyempre, magkapatid kayo, Shane, na lagi kayong magkasama sa bahay. Sana kahit papano ay maayos yan. Sana mas maging open ka sa ate mo kasi pagdating ng panahon, talagang kayo lang yung magtutulungan. Kasi po, ate Angge, nahihirapan din po ako. Kasi kaming dalawa lang po yung babae sa magkakapatid. As hindi pa po ako nakakapag-open ng problema sa kanya. So, gusto ko po mas maging close po kami para po yung kahit na anong problema ko po sa kanya ko po sabihin kasi alam ko po na naiintindihan niya ako. Dahil pareho din po kami yung babae. Ganun. Yung ate mo ba, yung klase ng tao na kapag may nagawa kang mali, yung nagagalit siya agad sa'yo? Baka yun yung dahilan kaya naging malayo din yung loob mo sa kanya, hindi kaya? Kasi po gusto niya, ate Angge, gusto niya lagi mabuti po yung ginagawa ko. Napaka-perfectionist po niya. Eh para sa'yo din naman yun, Shane. Bali, ate Angge, kasi po yung ano, si ate po kasi, no boy, 20's birthday ka po siya. Tapos po, ikaw ba? Ako, ate, meron po akong boyfriend, pero first boyfriend ko pa lang. First boyfriend ko po sa ate. Kaya nagalit po sa akin si ate. May boyfriend ka ngayon, pero ang ate mo, wala siyang boyfriend since birth. Baka bet niya yung boyfriend mo. Ah, ngayon lang gets ko na. Nung sinabi mong walang boyfriend ang ate mo simula nung ipinangalak siya at ikaw may first boyfriend ngayon, alam ko na ang dahilan. Bet ni ate si boyfriend. Kaya hindi po siya nag-boyfriend. Gusto niya din po na hindi mo na po ako mag-boyfriend. Gusto niya po na tularan ko po siya. Oo naman. Siyempre, mas matanda siya sa'yo. Alam mo, Shane, ako, hindi din naman ako pinanganak na nakasama ko yung mga kapatid ko. Actually, meron akong kuya na seaman ngayon. At habang lumalaki ako, hindi rin naman ganun yung closeness namin ng kuya ko. Parang kailan lang din kami naging close talaga nung nagkapamilya siya. So, yun lang naman ang masasabi ko kasi parte naman niya ng mga magkakapatid. I'm sure na maayos at maayos 'yan. Kagaya nga ng kinuwento mo, sigurado ako na ang gusto lang ng ate mo na siya yung maging inspirasyon mo para din 'yan sa iyo. Madalas sa mga kaibigan niya po, yung mga kaibigan niya natatakbuhan siya. Tapos pag ako po yung may problema, hindi ko po siya makausap. Bakit? Ano yung manok ba 'yon? Parang ang ingat! Madami po kasi manok si Pag. Ang dami mo! Pero Shane, bago natin ituloy ang mga tanong ko sa'yo at yung mga sagot mo, meron akong gustong i-welcome na isa sa mga naging kaibigan ko na rin at I'm sure na kilala mo ang taong ito. Mga Padalovers, samahan ninyo po akong i-welcome dito sa Padalove ang ultimate star from GMA7, ang napaka-sexy at napakagandang mami. Walang iba kundi si Miss Jerilyn Mercado! Hello! Ate Jen, maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin, Ate Jeneline. At kahit na nasa sariling bahay lang natin tayo ngayon, nagagawa natin ito. Maganda yung ginagawa mo, Angge, kasi meron kang natutulungan. Yan sa mga advices mo, di ba? Maraming salamat. At isa rin sa mga tumutulong sa akin, yung mga nagbibigay ng trabaho sa akin, kasi wala na rin ako makain ngayon. So yung mga sweldo nila. Actually po, talagang iniisa-isa ko yung mga naging friends kong mga mayayaman. Baka napapansin niyo po. Kasi ako talaga yung may kailangan ng tulong. Ay, hindi ako mayaman! Aray ko! Grabe yun, natawa ko doon. Nandiyan sa linya si Shane. Shane, si Ate Jeneline Mercado nandiyan. Hello po. Shane! Po? Naku, alam mo yung problema mo, halos marami akong mga kaibigan na pinagdadaanan din yan, yung sibling rivalry. Pero alam mo, parang dinadaanan lang nila. Yung habang bata sila, dinadaanan lang talaga nila yan. Pero at the end of the day, sila-sila pa rin yung magkakasama, sila pa rin yung isang buong pamilya, sila pa rin ang magmamahalan at sila pa rin ang magtutulungan. So siguro yung mga away-away na ganyan or pagsaway, parang in a way, pagpapakita siya ng pagmamahal. Kasi gusto niyang maging maayos ang buhay mo. Tayo naman, di ba tayo, pinapagalitan ng mga ate natin o ng mga pamilya natin kasi gusto nilang maging maayos ang buhay natin.
Yes. Na-appreciate ko naman po si ate, pero minsan po nahihirapan din po kasi. Yung ibang tao po kasi kinocompare po kami kasi nakikita po nila na mas si ate po kasi mas madaming achievement, madaming award, madaming friends po. Magkaiba po kasi yung personality ni ate tsaka po ako. Kaya o, po lagi nagsabi Shane na ano magkaibang magkaiba kayo at lahat ng tao naman kahit magkapatid magkakaiba sila. Diba meron tayong kanya-kanyang strengths, meron tayong kanya-kanyang weakness. Siguro, pakita mo lang kung ano yung strength mo. Ano yung kaya mong gawin, di ba? Hindi mo kailangan pilitin ang isang bagay. At tanggapin kung ano lang meron ka, di ba? Yun ang importante, magkakasama kayo, di ba? Buo kayo. At maswerte ka dahil meron ka mga kapatid at mga magulang. Pero alam mo Shane ako, base sa narinig ko sa'yo, baka pwede ring maging way yon yung mga tao na nagkukumpara sa inyong dalawa. Alam mo, ako sa totoo lang, mismong kamag-anak ko pa din yung nagkukumpara sa akin, sa kuya ko dati. Kasi yung kuya ko, nagkaroon siya ng maagang magandang trabaho dahil naging seaman nga siya, maagang kumikita, nakakatulong sa pamilya namin. So, naging ganyan din yung sitwasyon ng buhay ko noon na parang, oh, ikaw, anong pangarap mo? Parang mas gamitin mo siya para mas mag-strive ka lalo na maging best mo. May mga ibang tao na nagsasabi sa akin na agad mag-aasawa po ako dahil may boyfriend po ako. Tapos si ate nga, ganito. Ate Jeneline, kasi yung ate niya pala, wala palang boyfriend since birth. Baka naman kasi bet nga ni ate sige boyfriend, kaya na imbir na, ganun. Noon eh, ang mga ate naging overprotective eh. Kaya natatakot sila na baka kung ano mangyari sa'yo, di ba? At ayaw nilang pagdaanan mo yun. Pero ate, hindi naman po inahayaan na ni mama na lumala po yung away namin. Kaya na-appreciate ko po si mama. Pero hindi na po talaga kami masyadong close ni ate. Kung ganun si ate mo sa'yo, siguro talagang siya yung uri ng tao na hindi siya showy eh. Alam mo yun? Di ba ate Jen, may mga ganyan? Baka hindi lang talaga showy yung ate na ganun siya mag-comfort sa kapatid. So, pakawalan mo lang lahat yan, Shane. Kung ganun si ate mo, tanggapin mo lang. Dadating yung araw na maaayos lahat yan. Yung sister ko, pareho kaming adopted. Malayo yung agwat namin. Pero meron akong best friend na kapitbahay namin. Na palagi silang nag-aaway ng kapatid niya nung bata pa sila hanggang sa maging 20, 25, ganyan. Paglampas ng 25, alam mo silang dalawa talagang hindi na papaghiwalay. Tsaka wala siyang ibang nilalapit ako niyong ate. Na-try niya naman po na i-reach out ako ate. Kaso po nahihiya po akong mag-comply sa kanya kasi po hindi po ganun ka-close. Marami pang oras, di ba Angge? Ang dami-dami pang oras para maging close kayong dalawa. So Shane, sana kahit papaano ay nakatulong kami ni Ate Jeneline sa'yo. Huwag kang mag-alala kasi darating ang tamang oras at panahon na magiging maayos lahat yung sa inyo ng ate mo. I'm sure na walang masamang intensyon ng ate mo sa'yo. Gusto niya lang mapabuti ang buhay mo katulad ng ginagawa niya ngayon. Kaya, Ate Jeneline, maraming salamat sa oras po. Thank you. Okay. Anytime. Bye-bye po. Salamat. It's Jeneline Mercado, mga padulovers. Thank you, Ate Jen. God bless you, ate. Salamat po. So, Shane, kamusta ang pakiramdam mo? Naging magaan ba yung pakiramdam mo ngayon? Ayos naman, ate. Angge, madami po akong natutunan. Gumaan po yung pakiramdam ko ngayon, ate. At alam po naman po na ginagawa ni ate yun para sa akin. Salamat po sa pagre-realize niyo sa akin. Oo naman, Shane. Kagaya ng sinabi ko kanina, normal lang yan, Shane, na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pamilya, lalo sa magkapatid. Basta kung ano yung mga mahal mong gawin, ipagpatuloy mo lang yan, mag-aral kang mabuti. Kasi mas excited ako na makita ka na dumating sa panahon na ikaw naman yung makakatulong sa mga magulang mo. Diba? Mas masarap yung ganun. Isipin mo na lang kung ano yung mas makakatulong sa'yo. Okay? So Shane, maraming salamat! Sana lagi kang magiging maayos, lalo ang mga taong mahal mo. See you soon, Shane! Maraming salamat sa'yo. God bless you! Bye-bye! This is for you, Shane! Minsan madaramdam mo, kaibigan, ng problema.
Minsan mahihirapan ka at masasabi, di ko na kaya. Tumingin ka lang sa langit, pagkasakali may masumpungan. O di kaya ako'y tawagin, malalaman mo kahit kailan hawak ka man. Di kita iiwan sa paglapan, dito sa mundo walang katiyakan. Hawak ka man, di kita bibitawan sa paglalapan. Sa mundo ng kawalan, minsan madarama ang mundo, gumuguho sa ilalim ng iyong mga paa. At ang agos ng problema, tinatangay ka. Tumingin ka lang sa langit, baka sakali may masumpungan. Di kaya ako'y tawagin, malalaman mo kahit kailan hawak ka may. Di kita iiwan sa paglapan, dito sa mundo walang katiyakan. Hawak ka may, di kita bibitawan sa paglapan. Narinig po natin ang kwento ni Shane ngayon. Sana po ay marami tayong natutunan base sa kwento niya. Lagi niyong tatandaan, mga kaibigan, normal lang po ang kompetisyon sa kaibigan, sa katrabaho natin, sa kapamilya natin. Basta ang importante, friendly tayo at nagmamahalan. Thank you sa lahat ng mga patuloy po na nagsusubscribe sa Creative Den YouTube channel at sa lahat ng mga nagla-like and nag-share pa sa ibang mga episodes namin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po, ito po si Angeline Quinto na laging nagsasabi sa inyo na kapag may kwentong love ka, ipa-the-love mo na. See you next week, mga pa-the-lovers! Bye-bye!